What's up mga kasitri? Ngayon mag tutorial tayo ng t-shirt printing na sublimation process. Here we go, let's go. So, ito na po yung isang materialis na gagamitin sa pag print ng t-shirt using sublimation process. Ito yung sublimation paper. Tapos sa pangkailangan ay ito. Itong heat press. Kapagyap. Okay natin itong heat press. Ito yung heat press. Heat press machine. Ayan. Heat press machine. And next, sunod yung t-shirt na printahan. Kasi ito po ay sublimation, so ang magandang gamitin ito is wow, may stress more dry fit. Ito yung t-shirt na dry fit, so pwede rin siya sa yung sublimation is good din yung sa mga yun basta sa cotton, pangit yung sublimation. Ito yung dry fit. Small yung printahan natin. Sunod na yung iba. So gagawa tayo ng magprinta tayo ng t-shirt yung sublimation using our dry fit t-shirt. So, bago makalimutan, yung gagamitin nating printer is iba yun sa karaniwang printer na makikita natin sa mga makikita natin sa office, sa school. Iba yun. Yung gagamitin natin na printer is yung ink niya is sublimation ink. Sublimation. Kaya tinatawag siyang sublimation printer. So, ito yung maliit ko na printer. Pinakamaliit na printer. Ito dito. House. Yung isa kasi ano yan, pigment for photo printing yan, t-shirt printing din yan yung vlog ko na dito nung light transfer paper yan. Tapos yung isa, yung malaki-laki yun yung dye ink, much better siya sa document fully rin sa photo printing. So here we go now. So magpiprint na tayo. So yun yung design. So ito yung itsura ng papel sublimation paper. Ang brand po na ginagamit is Quavco. Wow. So may dalawang kulay ito. Ito yung sa kabila, blue. Tapos ito yung puti. So yung printahan natin yung puti kasi nandito yung subli. Lagay natin.
laging tatandaan, basta basta sublimation print, dapat yung piniprintan nyo sa sublimation paper ay naka mirror, yung baliktad siya naka mirror. So ngayon painitin na natin yung pag-ibig. Ay! Hindi pala. Initin natin yung hip press. Yung hip press. Para minit katulad ng pagmamahal. Ah! Isip na natin yung heat press. So dyan, hintayin na lang natin na matapos yung print. So tandaan, yung print is naka mirror, baliktad siya. Product. Look at, di ba, baliktad siya. And then, hintayin lang natin na ma-reach yung sinisip natin na time sa ating machine. So, dito tayo mag-focus sa machine ngayon. Ayan. Manoorin nyo yan. Manoorin nyo para may malalaman kayo na kahit kunti-kunti lang. Ito yung one of my content na vlog ko, yung about yung digital printing, since nag digital printing din ako, maliit na digital printing. So yan, try natin ma-reach kasi marang matagal na. So about sa digital printing, maraming sakop yung digital printing. Merong dun sa stickers, mga photo printing, t-shirt printing. Basta pag pag nilibot mo yung digital printing, parang ang lawak-lawak ng nasasakupan ng digital printing. So, dapat magsipag-sipag lang sa ganong mga idea, magisip ng mga idea, kasi maraming pagkakitaan. Start ka lang with one printer, tapos ganun na,
tuloy-tuloy na yan basta marunong kang mag isip ng idea. Ayan, let's continue kasi tumatawag na, nanawag, nanawag na. Dapat pag supply kailangan meron kang free. Pre-press yan. Parang ma-plancha din. Turn up. Yung settings mula dito sa liigan dapat mga tatlong daliri. Okay nang then 50 seconds yung sinisit nating time. Pagkatapos yun yan, tuhan time, then 50 seconds po yung sinisit po kasi para malutong-luto yung bread. Huwag din yung supra kasi masusunog. Tapos huwag ninyong masyadong mababa kasi maglaw, mas mapusyaw yung kulay. Tumunok. It's looping. Tapos tanyo. Let's reveal the bread. Ayan. Just look at the bread. Sa inyo, comes. Sino ba yung nandito? Ayan, my YouTube channel. Yan, diba? My YouTube channel na ito. Kasi monetize na tayo, kaya ito yung ipamigay siguro, siguro sa mga solid supporters ko. Yan, bagay na bagay. Oha? Sudan? Yahoo! YouTube 2DC3 Vlogs and Music. Diba? Ang galing. Kaso maliit lang sa akin. Si Small, wala na. Supra-supra lang kasi ito nung nag-order sa akin last December, maraming yan. So that's all for today. Today is 2DC3. Today is 2DC3. Oh, after doon patay na natin na kasi ano sa kuryente to. Oh, sige, hanggang sa susunod na pakikita, kung magkakakita. Salamat. Thank you.